Magandang araw mga kasay, welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon mga kasay, papakita ko lang sa inyo yung schedule ng aking paglilinis. Yung tamang paglinis lang at sa pagdidilig ko mga kasay. Ito sa akin lang mga kasay kasi iba-iba naman yung proseso ng ating pag-alaga ng ating mga mats o yung ating mga alaga mga kasay alam na sa paglilinis. Ito yung sa akin ay obserbahan ko lang naman na okay din naman. So sa pagdidilig naman, ito yung sa akin lang din naman, okay din naman siya. So papakita ko sa inyo mga kasay. So una mga kasay, dito tayo sa schedule ng paglilinis. Ito ay sa akin lang mga kasaya at nakikita ko naman na okay yung epekto niya. Ito mga kasay, isang beses ko pa ito nakuna ng kukunit yung partial na pagkakuha. Yung katulad nito mga kasay, ito hindi pa nakunan, parang ganito. Parsel lang pagkakuha. Kaya itong nangyayari. Siguro nasa mga limang araw siguro. Yun lang interval, 3 to 5 days. Ito medyo na late na. Kaya ito kukunan natin uli. Ito mga kasay, medyo late na. Dapat yung schedule nasa 3 to 5 days lang mga kasay. Tansahin nyo lang yung paglabas ng o pagtaas ng kanyang dahon. Ito kuna muna natin ito mga kasay. Mga kasay, nakuha ko ng kukunit. Ito mga kasay, nakikita nyo may tinira pa ako. Yang natira na kukunit niya, isasagad ko yan pag itong part na to, kasi okay na kasi sa akin yung taas ng dahon niya. Kailangan ko na lang i-maintain bago ko yan isasagad yung kukunit niya. Ito bago ko isasagad yan, kung nasa magkapareho na yung taas nila or may kunti, basta tansahin nyo lang na hindi siya mas mataas kaysa naunang dahon para ma-maintain nyo yung taas ng dahon ng alaga nyo. So siguro nasa 3 to 5 days, hindi masyadong maaga lang ang 3, siguro 5 to 1 week kaya mga kasay. So ayan mga kasay, ito una na rin natin itong bagong sibol. Medyo mataas siya kasi nga medyo na late. Ito yung sinasabi ko kanina na unang tanggal mga kasay, yung partial na pagkakuha mga kasay. Dandahan lang para hindi masugatan yung kanyang dahon.
Marcia lang muna mga kasay. Kalipas ng 3 hanggang 5 days, titingnan nyo uli kung medyo nag mature na yung na itong part na nakunan, pwede nyo ibaba ng kunti. Then itong gilid ng isang paluwa na to, unan nyo ng kunti para mag-open yung part na ito, malinisan nyo ng maayos yung part na ito. Ito ay partial lang muna na pagkuha kasi hindi naman pwede na isagad natin ng biglaan kasi hindi pa nakamature yung ibabang part ng ating bagong sibol. So ganyan lang makasay schedule ng paglilinis. Huwag nyong paabuti ng isang linggo, pwede naman. Kaya ang mangyari parang ganito, malilit na tayo. Pag palaging nangyayari, medyo tumaas yung mga dahon niya. So dapat hindi tayo masyadong mag paabot ng ilang araw o linggo para ma-maintain yung dahon niya. So may papakita pa ako na isang example mga kasay. Ito ulitin ko, partial lang muna ito na pagkakuha. Itong mats na ito mga kasay, hinahanapan ko pa ito ng pot para mairipat ko siya. Temporary lang kasi ito na dito na siya dumami yung ugat niya. Siguro nasa mga 7 buwan siguro ito mga kasay, 7 hanggang 8. Ito yung example na ito mga kasay. Kikita nyo yung itinira kong kukunit dito. Yan. Tulad nung sinabi ko kanina, ito, medyo magkapareho na yung kunti na lang, magkapareho na yung taas nila. Ito, pwede ko na itong isagad. Kasi pagsagad natin ito mga kasay, hindi agad mag-stop yung tubo niya o yung pagtaas niya. May angat pa yan ng kunti. Tamang-tama siguro na magkapareho yung taas nila. So, yan ang tama ang pag-maintain para ma-maintain yung taas ng mga dahon. So, isasagad natin ito mga kasay. Bago natin yan isasagad, dahil meron pa itong natira ng cutting ng isang tinanggal ko na dahon, aalisin muna natin to para masagad natin maayos tong kukunit nito mga kasay. Sagad na talaga mga kasay para yung pagtaas na hindi na siya magtataas mga kasay, para ma-maintain natin yung taas ng mga palwa o dahon ng ating mga alaga. So ito mga kasay, tatanggalin natin ng kunting kukunit. So,
dito na naman tayo sa dahon na to, mga kasay, mag-focus. Ang gagawin natin ito ay parang nung una nitong pag ginawa natin na tulad nung sinabi ko kayo na sa isang mats, mga kasay, ito hintayin nyo mga 3 to 5 days. Pag medyo lumabas na ng kunti itong dahon na to, or 1 week, pinakamataas, pwede nyo kuna na naman ng kunti dito, at yung natira yun ang magsilbing suporta niya para patuloy yung pagtaas niya na makalibil sa itong dalawang dahon na nauna. At parang ganito ang mangyayari. Pag nakalibil na siya, isasagad na naman natin ng pagtanggal ng kukunit niya. So ito, kukunan pa ito ng isang bisis bago yun mangyayari, mga kasay. Yung paghihintay na makalibil siya sa dalawang dahon na nauna. So ganyan lang, mga kasay. So okay na muna yan. Dito na naman tayo sa schedule ng pagdidilig, mga kasay, kasi may mga nagtatanong na ano yung tamang pagdidilig. Ito ay sa akin lang rin, mga kasay, at sa nakikita ko rin ay maganda rin yung result niya. Magdidilig ako ngayon, mga kasay, full na pagdidilig, yung babasain talaga. Dilig ko kasi ay interval po ng 2 to 3 days bago ako magdilig uli. Sa naobserbahan ko kasi, mga kasay, ay mas maganda yung medyo natuyo ng kunti yung kanyang lupa bago mo diligan uli. Ito ay sa obserbasyon ko lang, mga kasay. So nakadepende rin ito kung ano yung gamit na soil mixture na gamit mo. Kung madali matuyo yung gamit mo na soil mixture, so pansayin nyo na lang yung sa 2 days medyo natuyo na siya, so dililigan nyo na siya. Ang sa akin kasi nasa mga 3 days kasi bago siya medyo natutuyo, ng hindi naman yung matuyo masyado. So bago ko siya didiligan, nasa 2 to 3 days talaga ako bago ako magdilig uli. So yung mga bakanting araw na hindi natin sila dinidiligan, palagay natin nasa 3 days bago natin uli diligan, isprihan na natin yung dahon. Ayan, mga kasay, at sa lupa unti. Nakakatulong din ito, mga kasay, para maiwasan natin yung o ma-prevent natin yung paninilaw o parang natuyo yung mga gilid ng mga dahon ng ating mga alaga, mga kasay. At ito'y subo ko na, mga kasay, kasi noon inaraw-araw ko sila pagdilig. Sa pagdilig, medyo marami yung cases na ganun, mga kasay, yung naninilaw at yung parang natutuyo yung mga gilid, nalalanta yung mga gilid o dulo ng mga alaga natin. At sa obserba ko ay parang nang dahil talaga sa inaraw-araw ko yung pagdilig sa kanila. Nang ginawa ko na, inalternate ko na yung pagdilig sa kanila nasa 2 to 3 days, medyo nabawasan yung cases na ganun. So mas okay talaga, mga kasay, na
hindi natin araw-arawin yung pagdilig sa kanila. At yun nga, depende sa soil mixture na gamit natin. Obserbahan natin kung di ba sila natutuyo sa dalawa o tatlong araw. Shoutout ko nga pala si Kasay CD Del Mundo. Shoutout sa'yo, Kasay. Si Kasay John Byron Racing. Racing o Rising? Racing. Shoutout sa'yo, Kasay. Si Kasay Jose Pepe Aranda Ocampo. Shoutout sa'yo, Kasay. At si Kasay Sian Aguilar. Shoutout sa'yo, Kasay. Papasalamat pala ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. At sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin, mga Kasay. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe na po sana, mga Kasay. At kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo sa comment section ng ating video or direct nyo na lang sa Facebook account ko.